And for the last part, we will tackle tagging. Simple ang tagging, guys. Ganito. Simple, but if hindi kayo makafollow, medyo baka mawala. So go to annotate, kasi itatag natin yung mga windows natin. Tag by category. If you will tag this, makikita nyo, bakit 22 nakalagay? Kasi your window has a type mark. Take note of that type mark. Na pag i-click nyo yung window, go to edit type. Nandyan yan sa baba, nakalagay yung type mark, 22. So what I'd normally do, I put W1 for window 1. Let me see kung yan. So ganyan ako mag-tag. And if you want to edit your tag, gusto nyo ba may leader or wala? Yan lang. Gusto mo ba may leader siya pero medyo malapit? Pwede rin. And ma'am, paano yung font size niya and etc.? Just double click this one. Wait lang. Ba't hindi siya? Ayan. Mahirap siya i-double click, guys. So make sure. So dito ninyo siya i-edit. Edit type. Maybe duplicate. Let's say Roboto. You want a Roboto font. Tapos 2mm lang. Ganyan. Be specific on that, ha? So you will change your font size. Roboto. Then 2mm. Para mas maliit konti. Oh, para cute-cute. Then, if gusto niyo ng different type of editing, I know, label, pwede kayong ibahin ang nandyan. So, type name, type mark. But as of now, naka-type mark muna tayo. We will use that in the future. So, ganyan. W1. Now, for the door, this is a tricky part. Pag itag ninyo ang door, nakalagay yan siya door 1. Oops, annotate. Door 2, door 3. Now, the thing is, what if the same lang itong dalawa? So, mag D1 and D2 ako. Gets ninyo? D1 and D2. So, ngayon, nakalagay siya, ang mark ko is 2. So, i-change ko yan, I'll make it 3. Hindi siya pwede, kasi elements have duplicate mark values. Kasi dalawa kasi yan, guys. Merong mark and type mark. Itong tag ngayon na nilagay nila sa door, ang default niya is sa mark. Yung mark niya. Gets? Kasi yung door, yun ang nakalagay yung mark. Hindi siya type mark. So, ang ine-edit or nililabel ng tag nito is the mark, hindi ang type mark. Unlike nitong sa window, type mark ang kanyang, let me see, type mark ang kanyang kinukuhang label. Ayan o. Hindi mark. Mahirap siya explain na super technical, but ganyan ang ano niya. So, as of now, ang gusto natin, ang kukunin niya is ito. Type D1. D2. Let's say. Gusto natin type mark ang kanyang kukunin ng label. O, ayaw niyang i-register. Hindi siya mag-D2. Same sa W. Same sa window. So, i-double-click natin tong tag na ito. Kasi iba kasi talaga ang tag ng doors. Edit the label. Edit the label and then... Wait, mali. Yan. Edit yung label and then instead of mark, delete that. Go sa type mark. Para type mark ang kanyang kukunin. And then again, edit it sa style na gusto ninyo. Roboto 2mm. Tedious siya, guys, pero pag nakuha niyo ng isa lang, okay na sa lahat. So that's the good thing about this. Unlike sa CAD na madali siya at first, pero very kapoy mag-edit. So 2mm lang tayo dyan. So okay. Pwede niyo nga liitan ang inyong circle. Gusto niyo siyang gawin circle, you can. So load into project. Saan natin iluload dun sa ating project. Overwrite. So there's your D2. Okay, naka dito. Whereas, kung ibang door naman ito, kunyari, ibang door ang ilagay natin. Oops. Sorry, guys. Door. What if ibang door ang entrance natin? Then, I'll tag. We will tag it sa annotate. 22 ang ilagay niya kasi ang
ibang door naman na to siya. So you will just edit the, wait lang, hindi ko maklik, ayan ka, escape pa muna. So I click the door, I'll just edit, iba yung mark, oh, tingnan nyo, naka 4 ang mark, pero yung type mark naman ng atin eh. So ito, D1. So that's your D1. Is it kind of complicated? Basta guys, ganito, just edit the from mark into type mark. Normally, you will just do that sa door. Yung i-edit nyo yung tag. I-replay nyo lang ang video para mas mag-gets ninyo. Okay! So, that's your tagging. So, if you have another window, you're assigning another window, ganyan. And then, we'll tag again another window, annotate. I always forget that. I-tag nyo lang muna yan. Let it tag first. Iba talaga ang lalabas niyan. But then, click the window, escape kayo, click the window, and then edit the type mark. Doon na kayo mag-edit ng type mark. Ito ang aking window 2. Ganyan. So, that's your window 2. Okay? So, there. That's so cute. Ganun siya. Then, make it as pleasing looking as possible. So, yeah. There. So, for your PAA, guys, screenshot the floor plan. You can also screenshot a section para mas makita ko. Hindi, you can also, but you will. So, siguro ang section nyo, only one section. Pili kayo. Oops. Yan. Ito ang, ano, oh. Bakit to? Ito. Yan. Sorry. You can also have a section sa inyong kitchen. Let's see. Another, ano. Yan. Ganyan na pagka-section. Para makita ko talaga, okay, maganda ang pagka-floor niya. Magaling. Then, dati kasi, di ba, front elevation tayo, etc. Okay pa yon. Kasi, for, ano lang yan, parang, exercise before, para sa SA natin, we will have our final breakdown of our views. So, and your 3D view. Which is this one. So, screenshot niya din yan. So, 3 screenshots, guys. Ground floor plan, ground floor plan, second floor plan, your section sa kitchen, and 3D sa kitchen. Yun lang. 4 screenshots, and send it in a PDF file. Okay, I am so done. Thank you so much, guys, for listening. I hope, if you have questions, PM me. This is really a fresh video. And I'll meet you someday again next week. I will post a date clear kung kailan ang deadline ng PAA 3. Okay, bye.